Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patrol ng Pilipino. Sa habang panahon, ang inyong makakasama, ito po ang nag-iisang teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report! Report! Henry Omaga Diaz, nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report! Patuloy po tayong mag-ingat kasi hindi na lamang Metro Manila ngayon. Actually, lagpas pa sa Alert Level 3. No? Ang Metro Manila ay Alert Level 3. Samantalang sa mga probinsya at sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay Alert Level 4 na. Ganyan po, bilis, umami at kumana itong Omicron. Kamakailan lamang, iisa lamang ang kaso na nakapasok sa ating bansa. Ano po? After ilang weeks lang, actually, 1 week lang o mahigit, ano po, eh talagang tumami ng husto. Kaya nga natatakot ang ikatawag, ano ba ito? Ano ba itong Omicron ito? Airborne pa ito? Eh, hindi naman tao. Kaya ang pinakamaganda ay pinakamabisa ay mag-ingat na naman po tayo sa ating mga pinupuntahan sa pagsunod sa mga nararapat na mga protocols. Ano po? Maganda umaga, Henry Omaga Diaz po para sa Omaga Diaz Report ngayon pong umaga ng Sabado. Sabi ko nga kanina bukod sa Metro Manila, ang Metro Manila ay Alert Level 3. Ha? Pero sa ibang mga bayan sa ating bansa ay Alert Level 4 na hanggang sa January 31. Ito po ay ayon sa naging desisyon ng IATF. Ano po? Bukod po sa dati na Alert Level 4 na Kalinga, Ibogao, Mountain Province, Northern Samar, yung ibang mga bayan ay nilagay na rin sa Alert Level 3. Ano po? Ang Apayao, Puerto Princesa, Masbate, Alert Level 3 po yan. Visayas, Siquijor, doon naman po sa Mindanao, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Lanao del Norte, Tabao de Oro, Tabao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudara, Surigao del Norte, Maguindanao, Pasila. Medyo dumarami na po ng gusto, lalong-lalo na sa mga bayan. Ang problema kasi sa ibang mga lugar, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar sa ating bansa, ano po, ay yung healthcare system, yung kakulangan ng sapat na pasilidad at ospital para magamot itong virus na ito. Kaya po ito ang nakakabahala ito po. Sa Metro Manila, at least nandito yung mga facilities, nandito yung mga ospital. Although marami na rin po ang hindi nga nagre-report tungkol sa kanilang mga kalagayan dahil sabi nila yung Omicron mild na lang daw, no? Hindi na nagpapa-hospital, wini-weather na lang talaga sinasakyan na lang yung kanilang sakit para at ang problema ron, no? Ang problema ron yung kalagayan naman ng kanilang mga kapamilya, yung mga kasama sa bahay dahil ang daling makahawa itong virus na ito. Eh sa pagkakataong ito, kamustahin naman po natin ang sitwasyon doon sa mga lugar na tinaas yung alert level. Po, ang isa rito ay ang Northern Samar. Ang Northern Samar
ay alert level 4. Alert level 4 po sa Northern Samar. Kaya kukausapin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon sa Northern Samar sa pagitan ni Dr. Limpa Caparoso Cam, Northern Samar Provincial Health Officer. Magandang umaga po, Dr. Nimpa, at maraming salamat sa pagtugon niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Dr. Nimpa, hindi ata natin yung mute. I-unmute niyo. Ayan. Okay. Sorry. Ayan. Okay, so magandang umaga sa iyo, Henry, at sa iyong mga tagapakinig. Magandang umaga po, Dr. Nimpa. So, kamusta po sa inyong lugar? Dahil tinaas na po sa alert level 4 ang Northern Samar. Actually, Henry, nagulat po kami, no? Nung itinaas ang aming alert level to 4. Kasi sa tingin ko, ano, although we have more coming sa hospital, no? Ito ay hindi talaga COVID cases per se, no? Na pumunta sila sa hospital dahil nahihirapang huminga, dahil may lagnat, no? More than half of those na nandito ngayon sa aming hospital, no? Are incidental cases. Ibig sabihin, they came to the hospital dahil ito'y mag-anganak, ito ay na-aksidente, ito ay merong medical condition, no? It so happened na nung swinob sila, naging positibo. Kasi protocol namin dito sa hospital, sa provincial hospital at all other district hospitals, na lahat ng pasyenteng papasok, no, to protect our patients and our healthcare workers, sinaswab namin ito. So nagkataon na sila ay mga positibo, no? Kaya diretso sila sa COVID ward. Kaya dumami yung aming sa COVID ward. But not to be defensive, no? nagkamali kami ng na-i-submit na tala, no? Yung count ng aming utilization ng aming COVID beds, no? Kasi supposedly hindi kasama yung mga nasa isolation. Ito yung mga mild cases. Karamihan ito, hindi karamihan, no? Lahat ng nasa isolation facility namin are healthcare workers na nag-positive at merong mild symptoms. Ngayon, yung nagpapadala sa Department of Health, sa Regional Health Office, isinama ang bilang nito. Kaya tumaas yung aming bed utilization, which is one of the criteria para itaas ang aming alert level. So, kinorek na namin ito, kaya lang wala na kaming magagawa kasi yung sinubmit na data, no? Just to give an example, yung pinakataas na tala namin nung January 17, total nito is 81. Now, 18 of those, no, na sinubmit are nung nasa isolation facility. In other words, you only have 63 actually at that point in time. Kahapon, kagabi, pumunta ako sa COVID ward, we only have 43. So, pababa ng pababa yung aming admission. So, as I've said, no, hindi, ito yung sitwasyon namin sa ngayon. This is a different picture that we have from last year. Yung talaga na-admit namin before, yung mga COVID cases, are referrals from other rural health units and other hospital. At ito ay talagang classic, no? Classic COVID signs and symptoms. Okay. So, ang sinasabi niyo, yung numero ngayon dyan sa Northern Samar, kung tutuusin, hindi mag-uwar dapat na itaas ang alert level sa inyong lugar. Sa totoo lang, ano, Henry, hindi dapat. Pangalawa, kasi hindi lang naman itong pinagbabasihan. Pinagbabasihan dito yung tinatawag nating ADAR, no? ADAR or Average Daily Attack Rate. At saka yung doubling time, yung change from the last 2 weeks, no? The number. Now, kung titingnan natin ay statistics region 8, wala kami doon sa let's say, yung average daily attack rate, no? Para makonsider kang alert level 4, dapat ito ay 7 or more. Ang aming average daily attack rate as of yesterday is only 3.25. So malayo pa ito. In fact, ang late is 7.58. And then yung aming doubling time, no?
hindi kami lumaw. Kung ito ang pagbabasihan natin, ano? Kung itong tatlong criteria, hindi kami dapat nasa level 4. Okay. So, as it is, ano, eh, nandiyan na po, alert level 4, according to IATF. Tama ka dyan, ako. Paano yun? Una-una siguro, kamusta naman yung mga kababayan natin dyan sa Northern Samar? May indication ba na although eh, hindi ganun karami yung numero, tumataas? O kaya nakokontrol nyo ang cases dyan? Sa totoo lang, hindi ko sa talaga masasabing control namin kasi just like all other cases, no, and the number of cases, no, na nagpa-positive ay talagang mataas, no. In fact, as of yesterday, we have 455. So in other words, malaki talaga nagpa-positive. And to be honest, no, just like in Metro Manila and other places, no, in the Philippines, Dr. Nympha Cabarroso Cam ay medyo nagkakaroon na ng problema ng signal. So sa sinasabi po ni Dr. Nympha, ngayon maybe because nabakunahan na yung karamihan nito, no? So hindi na ganoon ang perception ng tao. Okay. Tingnan ulit natin. Medyo nagdulo ko kasi kanina yung signal ni Dr. Cam. Sa totoo lang yan, Henry, nakikigamit lang. Kasi wala kaming ilaw ngayon. Since last night, wala kaming internet. So nakikisagap lang ako ng ano ba itong ginagamit ko? Papasalamat tayo doon sa sinasagapan niyo. Signal, at least meron kayo signal. Kamusta po muli yung sitwasyon siya? Medyo nagpuputol-putol po kanina. Sandali lang ha, pero baka pwede akong lumabas. Baka makuha ko yung nasa doctor's quarters kasi ako. Let me just see, no? Kung makakasagap tayo ng mas magandang signal dito. Yeah, actually maganda. Ayan, mas maganda ba? Okay. Hawakan ko lang itong laptop ko. Anyway, Henry, gusto ko yung sinabi mo no kanina na I guess the government, no, rather than really is look at the bigger picture. Yung ating healthcare system, no, yung mga kakulangan nito, yung ating pinapausad na universal healthcare, yung province-wide health system, I guess isa rin itong dapat pagtuunan ng ating gobyerno, no? Ito yung mas malalim kasi kung ito ay mapagtuunan ng pansin, palagay ko itong ibang problema natin, no, is partly ma-address. Like ngayon, ano? If I may add, Henry, is that okay? Go ahead. Yung kakulangan namin ng nurses, no? Yung kanilang mga benefits, no? Wala silang karamihan ng aming mga nurses dito ay tinasabing contractual. Yung contractual, ito ay walang employer-employee relationship. Some of them have been working in our hospital for the last 12 years and yet wala silang benefits, walang leave credits, walang retirement benefits. And then sa hiring, we are competing with PNP. We are competing with Department of Education. We are competing with the Department of Health themselves, no? Eh, syempre, yung mga nag-a-apply na nurses, they would rather be in those agencies kasi mas kulang ang trabaho. Unlike if they are with the hospital. So, ang dami namin kakompetensya. So, I don't know bakit naging ganun. Before, hindi naman ganun ang aming kakompetensya, no? So, actually, marami pa rin dapat tingnan ang ating mga leaders, no? Especially yung sa ating healthcare system.
Nako, yun nga po eh. Dito nga sa Metro Manila, meron ng facilities, nagkakaproblema pa rin. Ano? Lalo-lalo na siguro dyan sa mga dyan sa probinsya, gaya ng Northern Samar, sinasabi nyo nga, nagkakaroon ng problema. So, at bukod pa rito sa problema sa mga pag-hire sa mga healthcare workers, eh, ang dami pa. Sabi nyo nga kanina, ang dami pa na nagkaka-COVID, nahawaan ng COVID dahil sa kanilang trabaho. So, yung kulang na healthcare workers, eh, nababawasan pa dahil nga kinatamaan. So, how do you cope with the situation, Doktora? Sa ngayon, ano, ang aming we resorted to requesting augmentation, no, from PNP. Kasi sila yung may mga additional nurses eh. And then we also requested from the Department of Health, which nagbigay naman sa amin ng apat, no? Ang PNP nagbigay sa amin ng apat din, no? So, ayan, nakakatulong din naman. And then, may bago tayong protocol na shortened ang kanilang isolation kasi halos lahat naman sila ay fully vaccinated at meron pang booster. Ang general na population naman po ng Northern Samar, kamusta yung vaccination rate nila? Yan po ang medyo nahihirapan kami, ano? Kasi of all the provinces and Region 8, ang Northern Samar ang perong pinakamaraming island municipalities, tsaka marami rin kaming tinatawag na GIDAs, no? Ito yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. So ito yung medyo hindi talaga masyadong nare-reach. Aside from there being hard to reach areas, eh kakulangan din ng tao. So alam naman natin ang ating bakuna, no? Eh kailangan nito pag dinala mo, meron kang vaccine carrier, meron kang tawag nito, a special carrier para ma-maintain ang temperature. And then ang tagal, no? Kasi I've been to those places. Minsan naglalakad kami ng ilang oras, no? An hour or two. So, sasakay ka ng boat. So, hanggang, kung let's say, no, hanggang highway, bababa ka na, maglalakad ka na, sasakay ka ng boat. So, ito yung realidad, no? Ito yung realidad sa mga lugar na katulad ng Northern Samar. Maliban doon, ano, meron din tayong mga special groups because of their religious beliefs. Ayaw nilang magbabakuna. So these are, ito yung mga challenges that we're facing right now. Nagbabangga pa siguro kayo, ano po. Para lang makarating sa isang lugar, kulang sa tao, kailangan, kalaban yung oras. Dahil hindi ba kailangan talagang nasa tamang temperature. Eh, yung mga bakuna at pupunta pa kayo sa mga malalayong lugar, magpapangka, yung mga challenges na mabuti, Doktora, na ikwento nyo. Ngayon ko na-realize kung gaano kahirap bakunahan yung populasyon sa mga lugar na kagaya sa inyo. Tama yan, Henry, no? 35 years ago, nung bago ako rito sa Northern Samar, no? Would you believe na nakikisakay pa kami sa military helicopter pag nagdadala sila ng kanilang supplies dun sa kanilang mga military detachment in areas na talagang mahirap puntahan para lang makapagbakuna ng mga bata. So, gano'n, no? May improvement naman ngayon, but hindi gano'n yung in-expect yung improvement, no? Kasi I left for the... Matagal akong nawala dito sa Northern Samar, no? I just came back last year. So I was in the US for 20 years. Nung bumalik ako, inaasahan ko sana na talagang malaki ng improvement, no? But as it is, talagang pero meron namang improvement. It's just na hindi sa inaasahan ko. So maraming factors, so, no? So paano po 'yan, ang ganitong sitwasyon? Ang lakas at ang bilis kumalat ng Omicron na ito. And yet, nandun yung mga challenges, kulang sa bakuna, yung facilities. Hindi naman, Henry, yung bakuna, wala tayong problema, no? We have more than enough. But bringing these vaccines, no, to the hard-to-reach areas, yan ang isang challenge, no? Yan ang talagang isang mabigat na challenge namin. Kakulangan at saka kakulangan na tao
kakulangan ng mga facilities no on those areas kasi wala pa siya pag malayo, walang electricity. So pag walang electricity, walang refrigerator. So yun, kailangan sabi niyo walang kuryente. Regular may walang kuryente sa inyo sa Nordesa. Yan na nga Henry, ano? Pag sinasabing pag Sabado, I don't know, parang nagiging ano na ito, nagiging routine na eh. Na pag Saturday, I really don't know, no, what's going on. Noon ganito na some 20 plus years ago, 30 years ago, hanggang ngayon, ganun pa rin. Oo. Kita mo nga naman, ano. Okay, Doc. Good luck. Good luck po sa inyong pagsisikap para sa inyong mga nasasakupan dyan sa Northern Summer. Ano po. At stay safe, ma. Maraming salamat, Henry, sa opportunity. No? I hope nga na we will do better next time. Salamat. Oh, salamat po. Salamat po. Si Dr. Mipa Caparoso Cam, Northern Summer Provincial Health Officer. Thank you, ma. Ang Umaga Diaz Report ay magbabalik po. Ilang sandali lang. Umaga Diaz Report. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling namumuna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya mo namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa iyo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Pagkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Umaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Diaz Reports. Update po doon sa sinabi natin mga lugar at probinsya na nasa ilalim ng Alert Level 3. Ano po? Ulitin po natin, itong mga area ito will be under alert level 3 starting January 21 until the end of the month, hanggang January 31. Ano po? Puerto Princesa, nabanggit natin kanina, Payao, Puerto Princesa City, Masbate, Siquijor, Sabuanga del Norte, Sabuanga, Sibugay, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Norte Tabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte,
Maguindanao at Basilan. Mas marami po pala sa ato sa Mindanao. Ano po? At kaugnay po niyan, tumaya na po natin ang national president ano po ng League of Provinces of the Philippines. Tingnan po natin. Kukuha tayo ng ulat tungkol po sa mga sitwasyon ng Omicron variant ng COVID-19 sa iba't ibang lugar pa sa ating bansa. Narinig niyo po kanina ang larawigan ng Northern Samar. Ang nasabi po ni Dr. Cam ng Northern Samar, ano po, mali ata yung numero na na-sumite doon sa Department of Health, kaya nilagay sila sa alert level 4. Pero actually, ang kanya sinasabi, yung panilang numero ay hindi nagwawarag para ito ay itaas sa alert level 4. Just the same, malaki yung problema sa mga healthcare workers. Kulang na kulang at kulang na nga nagkakasakit pa yung mga healthcare workers. Tignan po natin si Governor Presbitero Velasco, National President of the League of Provinces of the Philippines. Magandang umaga po, Governor. Maraming salamat sa inyong pagtugon dito po sa amin sa Umaga Diaz Report. Maraming salamat po, Ka Henry, at sa lahat po ng nanonood sa inyong programa, Umaga Diaz Report. Una-una po, kamustahin po muna natin ang inyong probinsya, ang Marinduque. Kamusta po ang sitwasyon ng COVID dyan? Medyo po biglang tumaas ang hawahan po dito sa Marinduque. Dati po ay nag-zero na po kami dahil po sa mga hakbang po namin na ginawa itong mga nakaraang buwan bago po matapos ang 2021. Pero nitong Enero po ay mabilis pong tumaas at meron po kaming mga 334 na po na infected kaagad. Ano ho? At yun naman po ay magkasama po yung RT-PCR positive at yung antigen positive. So dati po ay alert level 2 po kami nung start nung January, pero nilagay po kami sa alert level 3. Okay. Kamusta naman po? Kasi kanina ang problema sa Lord ng Sama, yung mga health workers, kulang na nagkakasakit pa. Eh, dyan po sa inyo. Well, binabantayan po namin na mabuti itong ating kalusugan ng ating mga healthcare workers at medyo mabilis nga itong hawahan at maaari po natin masabi na dahil po yan sa Omicron variant. Ano po? So, natuto na rin po tayo sa mga nakaraang buwan, yung mga pangyayari po dyan. Kaya po yung ating mga healthcare workers ay ating po talagang tinututukan ng kanilang kalusugan at tinitignan po natin yung kanilang mga health protocols at ay binibigyan po natin ng sufficient na suporta sila sa pagkain, sa bitamina at yung testing po ay ating pong ginagawa para po malaman po natin kaagad kung sino yung medyo nahawa na po. Kamusta naman po yung pagbabakuna dyan sa Marinduque? Kasi napaka-importante rin para sa paglaban sa Omicron yan. Na-realize po natin, ano, mas bakunado ka, mas medyo merong ano eh, merong panlaban sa Omicron. Ama po yun. Mas protektado po yung bakunado kaysa sa hindi po. So kami po ay naka-second dose po kami sa herd immunity. Ang herd immunity po namin ay mga 169,000. So naka 75% na po kami. So meron pa pong 25% na mga 30,000 po yun. So talaga pong pinagpupursigihan na po namin na mabakunahan sila. At kahit po yung may hesitance pa po, pinapaliwanag po namin mabuti. At talaga pong tuloy-tuloy ang aming pagbabakuna. Tama po kayo, Ka Henry, na yung kailangan po ay may certain degree ng protection, although hindi 100% na guarantee yun. At ang alam nga po namin ay kahit naka-booster ay nahahawa pa rin po ng Omicron. Yan po ang report galing sa ibang bansa. Kaya po yan naman yung naka-second dose na po ay pinagpupursigihan din po namin maka-booster na. So panay po ang patuloy po ang aming pagbabakuna dahil po kailangan may protection. Alam po namin na ang yung hindi po bakunado, mataas ang porsyento ang nahahawa. Yes, tama ka, Governor.
Eh ako, may booster na eh. Naka-booster shot na ako. Nadali pa rin eh. Yun ang, pero at least, asymptomatic na. Ha? Medyo, may panlaban, ika nga. Ang problema, yung dala-dala mo sa loob, na nakakahawa sa ibang tao, expire. Update ko lang, Gov, ano? Meron pang mga ibang provinces and cities na dati na nasa alert level 3. Hindi ko kasi nabanggit kanina eh. Baguio City, Dagupan, Ilocos Sur, Santiago City, Cagayan, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga, Zambales, dami na, no? Rizal, Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Catanduanes, Naga City, Sorsogon, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu, Negros Oriental, halos lahat na ata. Ormoc City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Western Samar, City of Isabela, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, General Santos City, South Cotabato, Surigao del Sur, Agusan del Norte, at Melanao del Sur, at ito, may bago, no? Benguet, Abra, La Union, Ilocos Norte, Pangasinan, Meron, Vizcaya, Isabela, Nevisia, Tarlac, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Camarines Sur, Albay, Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique, Cebu City, Mantaue, Tacloban, Cagayan de Oro, Davao, Butuan, Agusan del Sur, at Cotabato City. Ang Marinduque po, medyo kasama po diyan ka Henry. No, hindi po, kasama po diyan ka Henry ang Marinduque. Alert level 3 po kami. Kasama po diyan. Opo. So halos lahat na po ng Visayas pa lang alert level 3, no? Pati sa Luzon at tama po 'yun. Sa inyong natatanggap na report bilang presidente po ng League of Governors. Opo, ay halos nga ho karamihan ng hunang mga lalawigan, no, yung 81 provinces ho kami. Siguro mga iilan na lang ho yung hindi alert level 3, siguro mga 10 hanggang 15 na lang ho, at halos puro alert level 3 na ho tayo. At may alert level 4 na nga po ka Henry at yung I think Ipugao, Kalinga at Mountain Province, at may isang lungsod po ay nasa alert level 4 na po. So nakikita po natin talaga pong tumataas itong transmission, napakadelikado po nitong Omicron variant. At sa amin nga po ay tinitingnan po natin yung mass testing. Napaka-importante po kasi po yung maraming kababayan po natin ay hindi naman nagpapatest, ano. At siguro dahil din po sa kakulangan ng ating test kits at mahal din po yun, hindi naman po maibigay talaga ng ating mga LGUs na libre po yan. Pero lang po dun sa mayayaman, mga lungsod, katulad po ng Quezon City, narinig ko namimigay po sila ng libreng test kit, mahal din po yun. Hindi po makakayanan po ng mga LGUs yan. Para po talaga maiwasan itong hawaha na mabilis, ay kailangan po nagte-testing. Basta po may simptomas, ay testing kaagad. Close contact, testing kaagad. Kaya lang ho, ang suggestion nga po namin dyan ay noong pa po, bago nag-umpisa na po itong pandemya noong 2020, ay nire-request na po namin sa national government na maganda po siguro sila na po ang bumili ng test kit diretso po dun sa supplier sa abroad. At government to government na ho. At i-provide na lang ho dyan sa mga LGUs. At tingin ko po ay hindi naman ho kamahalan pag government to government. Siyempre ho, makakakuha ng malaking discount. Kailangan ho talaga ang mass testing eh. Kasi ho, kung hindi ho, ang bilis-bilis ng humawa ng Omicron variant, ilang segundo lang ho. Kahit nga protektado ng bakuna at kahit na ho may booster, nahahawa pa rin. Ang importante ho ay malaman ka agad kung sino sa ating mga kababayan ang positive kaagad kahit antigen test. So ma-isolate ho namin at mabigyan ng gamot at yun ho, mapagaling. Importante ho ma-isolate eh, kasi ang hawahan ho ay sa loob ng mga opisina, sa loob ho ng bahay. Kasi ho, lalo na yan at wala naman nagmamaskara doon sa loob ng bahay, lalo ho pag kumakain ka Henry, ay kwentuhan pa lang kwentuhan. Lahat ho na nakatira sa bahay ay talagang grabe ho, nahahawa lahat. Yun ho ang importante sa ating mga kababayan. Kailangan ho, kahit sa loob ng bahay,
ay mag-ingat. Kung pwede nga, mag-maskar na rin, no? At basta may simptomas, i-report ko kaagad, matesting ng ating mga doktor sa rural health units at ma-isolate. Yun ho importante. Pero alam nyo ho, yung mga LGUs, hindi naman ho karamihan ho ang kanilang pondo. Lalo ho yung mga lower rank na mga provinces and LGUs. Wala ho kaming financial resources na bumili ng daming test kit. So ang suggestion ho namin, recommendation ho namin ng mga gobernador, yung gobyerno na ho ang bumili ng test kit, direct purchase na ho at ipamahagi sa mga LGUs para ho magamit namin sa testing. Kasi ho, kung hindi ho gagawin yan, eh talaga ho mahihirap ho natin makontain itong panghawa ng Omicron variant. Masyado ho napakabilis. At saka yun na nga ho, yung aming mga border control, eh sana ho ay medyo hindi, mga alert level 3 ho ay wag hong maglipatan muna ng mga tao. Kasi ho, yung mga alert level 3 sa ibang lalawigan, pupunta pa doon sa ibang lalawigan, hindi naman ho essential travel, sana ho makontrol din yon. Kasi ho, nahihirapan ho yung mga LGU of destination na kontrolin yung mga pumapasok eh. Kaya nga ho, napaka-importante, kanya-kanyang teritoryo ay tignan mabuti yung pag-contain nung itong hawahan ng Omicron variant. So tulong-tulong po kailangan talaga. Pero yung pinaka-importante ho, yung mass testing at malaman ho, basta may simptomas o ko, close contact ho, ay ma-testing ka agad. Naku, buti nasabi nyo, Governor, ano? Kahit man sa mga lugar na sabihin natin mababa yung kaso ng COVID-19, eh kinakailangan pa rin, no? Kinakailangan pa rin na ma-test yung kanilang populasyon. Kasi ang kadalasan eh mild nga, sinasabi na mild at moderate yung epekto. Eh lagnat lang ito, kayang-kaya ko ito. Pero ang problema, yung kasama niya sa bahay. At yung kasama niya sa bahay, minsan lumalabas, eh yung nahawaan din niya at napakabilis. Hindi nga natin alam kung airborne ito eh. Hindi naman siguro. No? Pero ganun kabilis kumalat. Kaya siguro ang dami-dami ng kaso. Halos buong Pilipinas na. Tama po yun. Tama po yung observation nyo. Napakabilis po. Airborne po yan. Konting exposure lang po ay talagang mahahawa. So ang delikado po dito ay hindi naman po yung mga kabataan o yung malalakas ang immune system. Ang delikado po dito yung mga senior citizens at saka yung may comorbidities. Kahit mild yung Omicron variant, baliwala ho yan at madaling gamutin doon sa mga malalakas ng immune system. Eh, pero ho itong may mga senior citizens na ho, at lalo yung may mga kapinsalaan or yung comorbidities, may sakit, yan ho ay vulnerable. Pwede rin ho mamatay yan. Kaya nga ho importante na sa mga workplace, wala na ho kakain na sabay-sabay na doon. Minsan nag-uumpukan ho yan sa isang lamesa o sa loob ng bahay ho ay talagang walang maskara. Ay talaga hong lahat may simptomas na masama pakiramdam, matesting ho kaagad. So at saka yung mga lumalabas ho talaga, kailangan ho ay medyo bantayan yun eh. Yung mga namilya sa palengke, yung mga driver ho lumalabas, yan ho nagdadala sa loob ng bahay ng ating mga hawahan. At nakapasok lang ho, talaga ho nakita na namin yan, 2020 pa ho sinasabi na ho namin, yan ho ang hawahan. Kaya ho ang bilis-bilis sa loob ng bahay mula bata hanggang matanda, nahawaan ho lahat. Pero ang kailangan nung tutukan natin ay yung mga may sakit at yung mga senior citizen. Yan po ang nakitaan po namin na tinatamaan po at medyo nag-goodbye po yung iba. Yun. Yung healthcare system po, well at least sa inyong lugar, sa Marinduque, medyo naayos nyo yung mga problema nyo sa healthcare system, no? Dahil sa dami ng mga pasyente. Pero sa inyong natatanggap na report, ano po nagiging problema as far as the healthcare system is concerned? Well, sa bilis po ng hawaan ho ngayon, ay halos mataas-taas na po talaga ang utilization ng ating mga facilities, mga TTMF, yung ating pong bed capacity ay halos mapupuno po yan. At ayan po yung mangyayari sa lahat ng alert level 3. Dahil nga po sobrang bilis ng hawahan, ang dami-dami ho nahahawa at meron po mga ilan nga na nabanggit ko na mahina pong immune system, yung pong may mga comorbidities, yung may mga sakit po at yung mga senior citizen. Pag nahirapan po yan ng huminga, ay dinadala po talaga doon sa ating mga COVID facilities. So talaga ho ma-overwhelm ito eh.
Kaya kailangan tulong-tulong lahat yung ating mga kababayan. Napakaseryoso ho nang nangyayari ngayon. Dahil ho talaga sa bilis ng hawahan, ay lalo hong naaapektuhan yung ating healthcare system. Yung ating mga facilities, TTMF ho, eventually ho ma-overwhelm ho yan. Kaya ho nangyayari ho ay yung home quarantine ho yung ginagawa. Pero nag-iingat naman ho tayo sa home quarantine, sa bahay. Ang pinakamaganda ho dyan, may sarili hong kwarto, doon lang siya naka-stay, isolated. Pero kung lahat naman ho ay nahawa na ho, eh yung buong bahay ho ay pwede na ho talagang isolation facility. Pero sa bilis ho nahawa ng Omicron variant, talagang ma-overwhelm ho lahat ng ating facility sa buong bansa. Mangyayari ho yan dahil ang bilis ho talaga makahawa. Yung protocol, kamusta po, kanina nadampagin yun na kailangan siguro ihinto muna yung pagtawid sa mga borders ano, para maiwasan. Kundi talaga kailangan, natutupad po ba ito? Alam nyo nga ho, sa amin ho ay may control. Bago ho pumasok sa amin ay nagre-require ho kami silang kumuha ng travel coordination permit. At doon ho bine-verify kung essential travel lang ho o talagang apor na may mga government officials and employees na may gagawin ho na official functions. Yan ho'y pinapapasok natin o yung kukuha po ng essential goods and services. Pero limitado po ho yan. So ang talaga ho ang sitwasyon dito, well, ang estratehiya ho na sinasabi ng iba, mga eksperto, basta may isang lugar na epicenter, dapat ho limitado talaga yung pumapasok at lumalabas. Alam niyo ho kasi ang Marinduque noon halos zero na ho. Ang tingin ho namin ay yung mga ilang nakapasok ho dito nung nagpaskuhan. At syempre ho ay talaga namang may mga rason sila para umuwi. May mga ilang carriers ho doon eh. Yun ho ang iniiwasan ng mga LGUs of destination, itong mga carriers. So nagkakaroon ho tayo ng paghihigpit sa borders, pero meron ho mga lalawigan na talaga ho grabe ang mga access points nila, yung mga kalsada, kaya nahihirapan po sila. So kailangan po ang mga kababayan natin ay magtulungan. Yun naman ho hindi talaga importante yung gagawin dyan sa LGU of destination, ipagpaliban muna sa panahon na ito. At mag-stay put muna sa kanya-kanyang lugar at doon muna at saka na lang ho yung mga gusto nilang gawin na hindi naman talaga napaka-importante. Ang ano ho dyan, pag lockdown talaga, nobody goes in, nobody goes out eh. Para ho yung virus ay hindi kumakalat. Kaya ho kumakalat kasi ay nagkakaroon ho ng pagpasok itong ating mga ibang kababayan na gustong umuwi, carrier pala. So yun ho ang kailangan, tulungan ho at disiplina ho ang kailangan. Okay. Kumusta naman po yung mga hospital facilities sa ibang lugar na nakakarating sa inyong report? Kasi po, hindi naman lahat ng probinsya sa ating bansa ay may kakayahan. Ano po? Kung ganito dumadami yung mga kaso at patuloy na dumadami, paano po kaya sila nakakakup dito sa problemang ito? Base po sa mga report na nakakarating sa inyo? Well, halos lahat ho ng mga LGUs ay lalo yung sa alert level 3 ay makikitaan po yan ng padami ng padami at kakapusin na rin po yung mga healthcare facilities na yan. Ano ho, kahit first class hanggang fifth class provinces, yung mga LGUs hanggang sixth class. Ano ho yan eh, kakapusin ho yan eh dahil sa bilis ng hawahan. Alam nyo naman ho, yung mga first class, second class, mas marami ho silang na healthcare facilities, TTMF, COVID ward. Pero ang dami naman nilang population. So makikitaan niyo po talaga, yung utilization ho ng mga facilities nila ay tataas talaga at kakapusin dun ho yan kung hindi natin makukontrol itong hawahan. At yung naman ho ng mga lower rank provinces at saka LGUs ay mas maliit ho ang kapasidad niyan. So kahit maliit ho yung population ng iba, ay mauubos din po yung ating mga facilities at mga TTMF at magkakahirapan po yan. Kaya nga po tayo napupunta doon sa home quarantine. Pero mas delikado po yung home quarantine. So kailangan po talaga mapigil itong transmission. Yan po ang pinaka-importante. Otherwise po, nakikita ko po sa mga datos, sa mga report, ma-overwhelm po yung ating sistema pag nagpatuloy po itong mabilis na hawaan. Yung pagpapatupad ng no vax, no ride policy, umuubra po ba? Wala pa po kami dito ng no vax na no ride. Ano po?
At meron nga pong sulat sa akin bilang presidente ng mga gobernador at lahat ng probinsya ay si Secretary Eduardo Año na maglabas po ng mga ordinansya para po makatulong itong ating no utilization ng ating government services. Yan po naman ay pinadala ko na po sa mga ating mga miyembro ng mga gobernador. At ang kailangan po dyan ay may ordinansya at hinihiling po natin na maglabas po sila ng ordinansya. Hindi lang naman po no box no ride na medyo nagiging complicated at masalimuot. Meron pa hong no box no labas sa bahay, merong no box entry sa mga establishmento, sa government offices. Yan po ang ating mga nakaubang na dapat gawin ng ating mga LGUs at hinihiling ko po sila na gumawa ng mga ordinansya. Tingin ko naman po ay very effective itong mga garitong estratehiya. Tingnan nga lang po yung mga karapatan po ng ating mga kababayan at maging reasonable po yung mga regulasyon at pag-iingat lang po sa mga karapatan katulad po ng mga freedom of religious belief, yung freedom of movement, ay kailangan pong tignan lahat po yung mga sitwasyon na maaari naman pong makasama ng todo dito sa ating mga kababayan na marami naman pong dapat gawin talaga na legal. So nasa mga LGUs po yan at may karapatan po kami mag-issue ng mga ganyang ordinansya dahil meron po kaming karapatan sa General Welfare Clause ng Local Government Code at meron din po kaming karapatan na mag-issue ng mga ordinansya under po sa police power po namin. Meron din po kaming ganyan. So ginagawa pa po yan, kanya-kanya pong lalawigan ang bahalang gumawa ng ordinansya na ganyan. Okay. Pero ang halimbawa ang Cebu, ayaw talaga eh, no? Ayaw talaga nila ng ganun. So hindi sila naglalabas ng ordinansa. So kailangan talaga manggaling sa LGU. Opo, opo, tama po 'yun. At kailangan po talaga may ordinansa kasi nga po ang itong pag-exercise ng police power ng ating mga LGUs ay bumabangga po yan sa mga constitutional rights ng ating mga kababayan. Yung freedom of movement ay nasa constitution din po yan. Pero hindi po absolute right dyan. Hindi absolute right. Yan po ay bumibigay dyan po sa public health, public safety. Kaya lang po ay may kailangan batas o ordinansya. So kailangan po may legal basis yan. So nakikita ko naman po na sinasanga alang-alang po ng ating mga local chief executives yung mga karapatan po ng ating mga kababayan. So kaya maganda po ay meron pong ordinansya na kailangan ilabas. Yung medicine supply, dito po sa Metro Manila, talagang ang hirap po ano, paracetamol at iba pang mga kung tutuusin. No? Dati wala pang Omicron, dali-dali kahit sa mga kuha ka ng paracetamol pero ngayon nagkakahirapan paracetamol nga mahirap na mamakuha paano pa ibang gamot sa COVID-19 kamusta naman po sa inyong pagmamonitor? Well, kami naman po ay merong kinukuna ng mga gamot at meron po kaming mga consignment so amin pong hinihiling sa mga supplier na bigyan po kami ng nakakarapat na gamot at ang DOH naman po ay mabilis po kami na kumukuha ng supply sa kanila. So nagpapasalamat din naman po kami kay Secretary Duque at ang aming regional director na napakagaling si Mario Bakelod at ang aming chief ng PIDOHO si Dr. Rachel Garcia. Maganda naman po ang dating na supply. At kami po ay talagang pinuproject na po namin yung pangangailangan. At okay naman po, nakakakuha naman po kami ng sapat na gamot. Buti kayo, paano iba? Well, nasa DOH na po yan at alam nyo na nga po ay talaga naman pong mabilisan po ang ating pong decision making pag alam na po yung datos kailangan po na po project po natin may foresight po tayo at kailangan po talagang malayo pa ay ma-project po yun naman po ay tulungan naman po sa mga pribadong sektor at kailangan lang po sabihin kaagad yung nakikita po ng mga maaring mangyari. Yan po yung ating projection na kailangan nakikita para handa po. Ah, okay. Yung ayuda, of course, kanya-kanyang kakayahan yan sa mga LGUs. Ano? Yun natang pinakamahirap na kunin ngayon. Kung saan kukuha yung mga LGUs ng ayuda sa mga nagpo-positive. Kasi ang dami. Apektado yung ekonomiya ng bawat lugar.
Tama po yun. Alam niyo po, bago naman po yung budget po ng ating mga lalawigan at nakapagdagdag po tayo dyan sa ating dating era, naging national tax allotment na po yan, alinsunod po doon sa Mandanas versus Ochoa na kasama nga po ako sa sumulat niya ng decision na yan nung nasa Supreme Court pa po ako. No? So yan naman po mga ayuda ay pwede humanggaling doon sa kanilang Disaster Risk and Reduction Management Fund. Ano po? At mayroong QRF po, pwedeng gamitin po yun. At kailangan lang po ay mabilis din naman po tayo sa paghingi dyan sa DSWD. At napakasipag naman po at napakabait niya si Secretary Bautista at mga regional directors. Nakakakuha naman po tayo ng mga ayuda. So nakatutok naman po tayo sa ating mga nagiging positibo at napaka-importante pong masuportahan po sila. Buti na lang. No? At kung siguro ng governors kagaya nyo, siguro mas maiibsan yung problema. Eh, kaso iba't iba naman ang kasi sitwasyon sa iba't ibang lugar. Ano po? Tama po yun. Napaka-tindi ng tama nitong Omicron ito. Kung may billing kayo, mensahe bilang presidente ng League of Governors sa mga kababayan natin, base po sa mga report at sitwasyon na inyong natatanggap, ano po ang maging advice nyo sa mga LGU, sa mga governors at ganun din sa kanilang mga nasasakupan? Well, sa mga LGUs po naman ay kami po ay nagtutulungan sa isa't isa, ano po. Pero ang mga importante po ay ang malakas na suporta ng national government, lalo po ang DOH at ibang ahensya ng gobyerno. Napaka-importante po, nabanggit ko na po kanina, yung ating test kits, ano. Hindi po makakayanan po ng mga LGUs na bumili ng marami niyan. At hindi rin man po basta-basta makabili, ano. At kaya ang sinususugho namin ay kung pwedeng national government na ho ang bumili ng maramihan at makapagbigay ho ng maraming test kits para ho mass testing ho talaga ang mangyari. Yun hong mga may symptoms na nire-report sa amin, ma-test ho kaagad at yung mga close contact. Ano ho, yan ang napaka-importante. At yung mga support ho sa gamot, tama ho yung sinabi mo kay Henry, ay sana po ay patuloy po ang pagbibigay niya sa mga LGUs para po magamot natin yung mga nahahawa. At sa ating mga kababayan naman po, ay talaga pong disiplinahin po natin ang sarili. Huwag naman po tayo mga pasaway dahil po kailangan tayong sumunod dito sa health protocols at lalo po tayong mag-ingat mabuti. Hinihingi po natin ang pangunawa nila. Ayaw naman po maghigpit talaga ng gobyerno kahit po yung mga local government units. Intindihin po nila ito pong mga regulasyon at mga estratehiya at mga hakbang ay patungo po para makontain na po at magapi itong ating COVID-19 na ang tagal-tagal na po at patuloy pa lalong nakakahawa. At ito naman po ay para sa kabutihan ng lahat. Kung susunod po ang karamihan at halos lahat, ay madali po natin magagapi. Ang problema ho ay marami rin hong matitigas ang ulo, pero na lang po yung may magandang dahilan, binibigyan naman po talaga ng mga pribilehyo din yan. So yun lang po, magtulong-tulong po tayong lahat, makiisa po tayo kasi po hindi po matatapos itong laban na ito, laban sa COVID, lalo po yung Omicron variant, kung hindi po tayo magtutulungan lahat. Yun lang po, mag-ingat po tayong lahat. Si Governor Presbiterio Velasco, National President League of Provinces of the Philippines, Gobernador po ng Marinduque. Thank you, sir. At siguro importante, sabi nga ni Gov, yung test kits, unang-una sa lahat. Talagang kulang sa mga probinsya ng testing kits. Kasi nga naman, pag may nararamdaman ka, saan ka pupunta? Gusto mong malaman kung COVID positive ka o kaya ordinary na lagnat ito. Pero ang mahal-mahal naman ng mga test kits, kung available man, no? Pambili pa lang ng gamot, problema mo na eh. No? Pambili pa lang ng pagkain, problema mo na. Paano mo kakalabas kung may sakit ka? Ha? Wala kang kita. So tama po, tama si Governor Velasco, ano po, kinakailangan talaga yung testing kits na kaya lang oras ang kalaban dito kinakailangan siguro na sa lalong madaling panahon, ewan ko pa paano,
kung may budget pa tayo doon sa mga health kits na kinakailangan, sa mga testing kits na kinakailangan ngayong kasagsagan ng Omicron variant na ito, ng COVID-19. Kailangan ng ating mga LGUs ng mga lugar. Ang dami-dami na po eh. Napangito pa nila. Pero alert level 3 na. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi nga ni Governor Velasco, siguro mas konti yung wala pa sa alert level 3 or 4. Mas konti kesa sa mga nasa mga alert levels. Ganun katindi yung sitwasyon. At ganun kalakas at kabilis humawa itong Omicron variant na ito. Siguro sa ating sa mga hindi pa nagkakaroon, ingat na lang po. Ingat na lang po dahil ibang klase ito, ibang klase na nakakahawa. Hindi pa nga nasasagot yun eh. Hindi pa nga nasasagot. Ewan ko ha. Kung nasagot ng tuluyan yung tanong ng marami na ano ba itong Omicron na ito? Ito ba ay airborne? Kung airborne, paano ito? Ibig sabihin, pag nagsasalita ka, face mask ka, paano ito kumakalap? Nag-stay ba ito sa air ng ilang seconds at dadaan ka kahit wala na? Yung mga ganun tanong. Ano? Dahil ang bilis talaga ang antindi ng pagkalat itong Omicron variant na ito. At gaya nga ng ating sinasabi, mag-ingat na lang po. Mag-ingat tayo lahat at sumunod na lamang sa tamang protocol. Ito siguro pinakamabisa. No? Sumunod sa tamang protocol. At kung di mo kinakailangan, huwag ka lang lumabas ng bahay. Maganda umaga po. Henry Umaga Diaz para sa Umaga Diaz Report. Hanggang sa muli. Henry Umaga Diaz. Umaga Diaz Reports. Handang maghatid ng balita. Kapakipakinabang talaga sa ating po mga kababayan. Impormasyon. Dito nakasalalay ang mas mainam na Pilipinas. Humingi ng paglilinaw. Alayan lang tayo ngayon. Baka sakaling may matutunan. Maging gabay na rin sa ating mga kababayan. Dapat kumpleto. At serbisyo publiko. Dami-dami po nating nakukuha good news. Saan man sa mundo, ano man ang sitwasyon. Wala sa ating mga patron ng Pilipino. Sa habang panahon. Ang inyong makakasama. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Balita ngayon! Dumoble ang bilang ng mga COVID-19 patient na tumatawag sa One Hospital.